Nang pababa po ako, may tatlong sisters ang bumababa galing po sa 5th floor at tinanong ko sila, "Bakit kayo bumababa?" Sabi nila, "Dahil wala na pong space sa 3rd at sa 5th floor. Kaya ngayon ay papunta kami sa education center sa 6th floor." Paano kung wala na rin maupuan doon sa educational center sa 6th floor? Uuwi na lang po ba sila? Sa first floor po ay mayroong Bible seminar para sa mga newcomers. By the way, ang ating mga guide po, pakiusap, pumunta kayo sa unahan at tingnan po ninyo ng maayos at maging maalalahanin po tayo. Sa gayon ay hindi na kailangan umuwi ng mga dumarating. Naghintay sila ng mahabang panahon para makarating dito mula sa malayo. Kaya nakakalungkot ito kung kakailanganin nila na umuwi. Kaya pakiusap, pakigabayan po sila sa gayon ay makapakinig sila ng salita ng Diyos. Marahil ay mayroon pang bakanting upuan sa loob, hindi nyo po kailangan mag-alala ng sobra. Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabigin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, salamat po dahil ikaw ay nahabag sa amin na mga lumayo sa iyo dahil sa aming mga kasalanan. At sa pamamagitan ng iyong mahalagang dugo, Panginoon, na dumanak at gumawa sa amin na maging mga anak ng Diyos, sa pamamagitan ng pagliligtas sa aming mga kaluluwa, na wala ang aming pagsisikap, nagpapasalamat po kami sa lahat ng iyong biyaya na nagbigay sa amin ng maluwalhating pag-asa na makapasok kami sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Sa loob ng natitirang mga araw sa aming buhay na ipinahihintulot mo, O Diyos, nawa ay makibahagi kami sa paglilingkod sa iyo, sa pangangaral ng Ebanghelyo, sa paglilingkod sa church, at sa pagsunod sa salita ng Diyos. Pakiusap, tulungan mo po ang aming kahinaan at gabayan mo po kami, Panginoon. Sa oras din pong ito, kami na mga pinag-isa sa pamamagitan ng iyong mahalagang dugo, Panginoon, ay nagkakatipon upang purihin ang iyong biyaya at pag-aralan ng iyong salita at magkaroon po ng fellowship. Naniniwala at nagpapasalamat po kami dahil kasama ka namin at sa pagtulong sa mga brothers and sisters na hindi nakarating dahil sa coronavirus at nakikinig sa iyong salita mula sa iba't ibang lugar sa bawat tahanan. Panginoon, ikaw na nagbibigay sa amin ng kinakailangan naming salita at nag-iingat sa amin sa pamamagitan ng higit na dakilang biyaya at salita. Nawa ang biyaya, katotohanan at pagkahabag ng Diyos ay mapa sa aming lahat. Sa gayon ay mabuhay kami ng maayos bilang mga anak ng Diyos sa ganitong mahirap na henerasyon. Pakiusap, pagalingin mo po kaagad ang mga may sakit at pakiusap, hawakan at ipahintulot mo po ang nararapat na biyaya sa mga mahihina at sa mga sinusubok upang walang sinuman ang matisod. Sa mga brothers and sisters na naglilingkod sa iyo, Panginoon, na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo sa may hirap na sitwasyon sa buong mundo, nawa ay samahan mo po sila, Panginoon, at gabayan sila sa pamamagitan ng higit na dakilang biyaya at kapangyarihan. Sa oras po nito, kami po ay taimtim na umaasa sa iyo, Panginoon, at sa paggabay ng Espiritu Santo. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Salamat po. Buksan natin ang ating Biblia. Filipos chapter 2. Filipos chapter 2. Sa verse 13. Babasahin ko po itong isang verse na ito, Filipos chapter 2 verse 13. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Tapos ay tingnan po natin sa Efeso chapter 5. Tingnan po natin Efeso chapter 5. Verse
verse 17 at verse 18. Babasahin ko po Efeso chapter 5, 17 hanggang 18. Kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong magpakalasing sa alak, maito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Hanggang dito lang po. Sinasabi po sa atin ng Biblia ng detalyado kung ano ang Christian life ng isang naipanganak na muli. Itutuloy ko po ang pagbabahagi sa maraming paraan ng patungkol sa paksang mapuno kayo ng Espiritu Santo. Hanggang sa tayo ay naligtas, tayo po ay iniwan natin ng Diyos mula sa malayo at gumawa tayo ng iba't ibang uri ng mga kasalanan ayon sa mga pagnanasa ng atin pong laman. Kaya sa Efeso chapter 2 verse 2 hanggang 3 na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman, na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo noong ikatutubong mga anak ng kaputan, gaya naman ng mga iba. Ang lahat ng mga tao na hindi ipinanganak na muli, na ipinanganak sa kasalanan at nabubuhay sa kasalanan, na sinusunod ang lahat ng uri ng makalamang pagnanasa, sa pamamagitan ng hindi nakikita ang kapangyarihan ni Satanas at sa pamamahala po niya. Inuudyo ka ng Diablo, ang masamang likas ng tao. Tapos ay tinutokso sila sa pamamagitan ng lahat ng uri ng mga bagay ng sanlibutan upang sila ay mabuhay sa kasalanan. Subalit, iniligtas tayo ng Diyos mula sa kapangyarihan ng kasalanan, ng kamatayan at ni Satanas. At ngayon, ay pinapangunahan niya tayo upang maging mga anak ng Diyos at upang tayo po ay mabuhay sa kapangyarihan ng Diyos. Ang Christian life, pagkatapos ng kaligtasan, ito po yung buhay ng anak ng Diyos bilang naipanganak na muli. Kaya ito po yung mga tao na nasa paghahari o nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ng Diyos. Kaya gaya ng mga tao na hindi makakataka sa kasalanan sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap at ng kanilang kalooban at hindi nila kayang talunin ang kapangyarihan ni Satanas, walang kalooban at kapangyarihan ng tao ang kayang mamuhay ng nararapat sa kalooban ng Diyos bilang isang anak ng Diyos. Iniligtas tayo ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagpapaunawa sa atin at pananampalataya sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo. At sa parehong pagkakataon, ang Espiritu Santo ang nagbabago sa ating pag-iisip araw-araw at kumukontrol sa ating puso at isip at nagpapakilos sa atin sa gitna ng katotohanan at tumutulong sa atin na mamuhay ng nararapat bilang mga anak ng Diyos. Kaya po, ang mga likas na Kristiyano ay kailangang magsikap na mabuhay sa ilalim ng lubos na biyaya at kapangyarihan ng Espiritu Santo ng Diyos. Kaya nga po, ayon sa Efeso 5 verse 18, huwag kayong magpakalasing sa alak. Huwag kayong magpakalasing sa alak na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Ang mga lasing ay umiinom dahil gusto nila magpakalasing. Marahil sila ay sabik na sabik kapag sila ay lasing. Narinig ko na ang mga gumagamit ng droga ay nagiging sabik kapag sila ay gumagamit nito. Kaya kapag sila ay lasing na, napakasaya nila na hindi nila pangkaraniwang nararamdaman. Kapag sila ay lasing, ginagawa nila ang isang bagay na may katapangan na hindi naman nila madalas na ginagawa. Ano po ang resulta nito? Paggawa ng kasalanan. Maraming mga tao ang lasing at nagkakasala. Sila ng mga lasing at gumagawa ng malalaking bagay
sila na namamatay at pumapatay, at gumagawa ng kakilakilabot na bagay. Sila ba ay lasing dahil lang sa alak? Ang iba ay lasing din dahil sa pera. Araw at gabi, pera, pera. Maraming mga tao ang baliw sa pera. Napakarami po nila. Gaano karaming pera ba ang nais nila? Alam niyo, si Judas po, siya ay umibig sa salapi. Si Judas. Kaya sa loob ng 3 kalahating taon, nakita at narinig niya ang tungkol sa mga himala ni Jesus. Subalit sa huli, ipinagbili niya si Jesus sa 30 pirasong pilak. Siya rin po ay nabaliw. At siya ay lubhang nabagabag tungkol sa kasalanan niya. At nagbigti siya at siya po ay napatapon sa impyerno. Si Judas lang po ba ang nasa gayong kalagayan? Ang ibang mga tao ay lasing sa iba't ibang klase ng kasiyahan. Pakikipag-date kasama ng boyfriend o girlfriend at nabibihag sa pamamagitan ng walang kabuluhang pagnanasa ng sanlibutan at kabaliwan sa kanilang buong buhay. Kaya, ang kaululan ay nasa kanilang puso habang sila ay nabubuhay. Ang kaululan dito ay nangangahulugang pagkawala sa sarili. Kung titingnan natin ang mga tao sa ng sanlibutan, kakaunti lang sa kanila ang nasa katinuan, hindi po ba? Sila ay wala na sa katinuan. Mahal nila ang pera, kasiyahan, kalupitan, karahasan, pagtataksil. Ang pagmamahal sa kasiyahan kaysa sa pagmamahal sa Diyos. Anyway, tayo ay naligtas mula doon sa mga iyon sa pamamagitan ng biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Yung pagkalasing sa alak, ito ay pagwawaldas. Ang pagwawaldas ay pagpapasasa sa lahat ng uri ng pagnanasa ng laman. Alam niyo po ba yung salita na que sera sera, na nangangahulugang kung anong mangyayari ay mangyayari? Ang kahihinatnan po nito ay kitang-kita natin. Well, tayo ay hindi nabubuhay ayon sa ating sariling pagnanasa. Mapuno kayo ng Espiritu Santo. Ngayon ay tinutulungan tayo ng Espiritu Santo na maunawaan ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pagtulong sa ating kahinaan at paggabay sa atin na malaman ang kalooban ng Diyos at tayo ay upang mabuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kaya silang mga nabubuhay ayon sa pagnanasa ng laman ay mga hangal. Maging ang mga ligtas na Kristiyano, maaaring mabuhay ng gayon sa pagnanasa ng laman, maliban na lang kung siya ay bihag ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya siya ay isang hangal na Kristiyano. Kung ang sino man ay nabubuhay ng matagumpay sa lahat ng paraan, patas man o hindi, siya ay tinuturing na pantas, subalit sa mga mata ng Diyos. Siya ang pinakahangal at kaawa-awang tao. Kaya ngayon, mapuno kayo ng Espiritu Santo. Sinasabi ng Biblia na ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Kaya dapat tayong mapuno ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay nananahan sa atin, subalit ang pagiging puno ay nangangahulugang lubos na nasakop. Nag-charge tayo ng ating cellphones araw-araw. Tama po ba? Kapag nakikita natin na lubat na ang cellphone, kaagad natin chinacharge ang cellphone upang tuloy-tuloy na gumana ang cellphone. Gayun din po ang kotse. Kailangan patuloy na lagyan ng gasolina. Ang mga dekuryente sa sasakyan ngayon, kailangan ding i-charge. Ang ating katawan din ay kailangan patuloy na kumakain. 3 beses sa isang araw kumakain tayo. Kung hindi, ay mawawalan tayo ng lakas. Ang mapuno ng Espiritu Santo ay hindi nangangahulugan na isang beses lamang ito. Ito ay dapat na tuloy-tuloy. Dapat nagpapatuloy ito. Kaya, ano po ang gagawin natin para mangyari ito? Anong gagawin natin? Lahat ng nakikita at nararamdaman natin dito sa mundo, araw-araw ay kasalanan. At ang Diablo ay gumagala at kumikilos sa mundong ito. Hindi natin matatalo ang pagnanasa ng ating laman
ang sanlibutang ito at ang kapangyarihan ng Diablo kung sa pamamagitan lamang ng ating sariling kalakasan. Kaya dapat puspos ng biyaya at katotohanan. Dapat tayong mapuspos ng biyaya, katotohanan, salita at ng kapangyarihan na kay Kristo Jesus ng patuloy. Kaya ang utos na mapuno kayo, mapuno ng Espiritu Santo, ay isang utos na dapat na hindi dapat iwasan sa ating buhay Kristiyano. Kung magpapalipas tayo ng kahit isang kain lang, magugutom tayo. Bahagyang manlalata at maghahanap ng pagkain. Subalit, sa kaso ng ating pananampalataya, ito ay nasa ilalim ng matinding kakulangan ng nutrisyon na namumuhay ng malayo na sa Diyos. Kung hindi tayo namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, ang pagnanasa ng laman ay lumalakas. Kahit na dumadalo tayo sa church, umaawit ng himno, nananalangin at gumagawa ng kaparehong bagay, subalit sa panloob ay nawala na ang kapangyarihan. Kumbaga sa isang sasakyan, ito po yung gasolina. Engko, sa salita pong Hapon, ibig sabihin nito relasyon o koneksyon. Makakatawag ba kayo sa cellphone kung walang karga o baterya? Hindi kayo makakapanalangin o makakapamuhay ng normal na buhay Kristiyano maliban kayo po'y puno ng Espiritu Santo. Kaya nga, ibinabahagi ko po ang mensahe na ito na mapuno kayo ng Espiritu Santo ng paulit-ulit. Kahit na nagsasawa na po kayo na marinig ito, yung ganitong mensahe, ito'y ibinabahagi ko pa rin. Sinasabi sa Filipos 2:13, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Ang mensahe ba na ito na ipinadala ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa Iglesia ng Filipos ay para lang sa kanila? Hindi ho. Ang mensaheng ito ay para din sa atin. Kaya sa Galatia 3:5, ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng Espiritu at gumagawa ng himala sa gitna ninyo. Ang Espiritu Santo ay may kalakasang kumikilos sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Ang Diyos ang gumagawa sa inyo. Ang Espiritu Santo ay nananahan sa atin at kumikilos sa atin. Siya ay kumikilos sa church, kumikilos sa bawat isa. Kaya kung mananalangin tayo ng may pagnanais na nasasabik sa salita ng Diyos at nagnanais na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, tutulungan tayo ng Diyos. Sapagkat Diyos ang nagnanais sa inyo, maging sa pagnanais, ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Kaya ngayon, ang Espiritu Santo ang tumutulong sa atin na maunawaan kung ano ang kalooban ng Diyos. Sinasabi po sa Roma chapter 12 verse 2, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos, huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito. Hindi natin dapat tularan ang lakad ng mundong ito, kundi patunayan ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tinutulungan tayo ng Espiritu Santo na maunawaan ito. Ang Espiritu Santo ang tumutulong sa ating maunawaan ang kalooban ng Diyos at binibigyan tayo ng pagnanais na sundin ito. At pinagkakalooban din niya tayo ng kapangyarihan na sumunod. Yun lamang ay kung nagnanais tayong magabayan ng Espiritu Santo. Kaya ang pamagat po ng sermon ngayong araw na ito ay ang buhay Kristiyano na nakakalugod sa Diyos. Buhay na nakakalugod sa Diyos. Bago tayo naligtas, namumuhay lang tayo upang magbigay ng kasiyahan sa laman. Kumakain tayo ng masasarap na pagkain upang magbigay ng kasiyahan sa ating bibig o tiyan. Tumitingin tayo sa magagandang bagay upang mabigyan kasiyahan ng ating mata. Nagbibigay tayo ng kasiyahan para sa ating pandinig at katawan. Tama po ba? Tayo ay maibigin sa makalamang kasiyahan sa halip na maibigin sa Diyos. Tayo nakatuon sa kasiyahan ng laman. Ngayon, mula nang tayo ay maligtas, ay nag-iisip na tayo na gaya po ng ganito. Paano ako makapagbibigay ng kasiyahan sa aking Diyos Ama na nasa langit na sa akin ay nagligtas? Paano? Ito po ngayon ang bagay na mahalaga. Hayaang ang inyong ama at ina ay sumaya at siyang nagsilang sa iyo ay lumigaya. Kaya ayon po sa mga salita na ito sa Kawikaan chapter 23,
Ito ay katungkulan na makapagbigay lugod sa mga magulang na nagsilang at nagpalaki sa kanilang anak. Dapat ay pag-isipan ng tao ang biyaya din ng Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos na siyang lumikha sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos na siyang nagligtas din po sa atin. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Hindi ako sapat upang matumbasan ang biyaya ng Diyos. Subalit, kailangan kong suklian ang biyaya ng Diyos at magbigay lugod sa Diyos. Ang aking mga magulang ang nagsilang at nagpalaki sa akin. Kaya, paano ko mapapasaya ang aking mga magulang? Pero wag po natin kakalimutan yung biyaya na nagmumula po sa ating magulang. Paano kung makalimutan natin ang biyaya ng Diyos na nagligtas sa atin at ipagsawalang bahala na mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos at namumuhay na hindi inaalam kung anong kalugod-lugod sa Diyos? Ito hindi dapat mangyari. Efeso 5:10, na inaalam kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya ngayon, kapag may ginagawa tayong isang bagay, ay alamin natin kung paano mabibigyang lugod ang Diyos at kung ano ang layunin ng buhay natin. Ang Espiritu Santo ang nagpapaunawa sa atin sa kalooban ng Diyos na makapagbigay lugod tayo at binibigyan tayo ng pagnanais sa kalooban ng Diyos. Ito ang aking hiling sa buong panahon. Gagawin ko ang gawain ng Panginoon. Bibigyang lugod ang Panginoon. Magtutungo sa harap ng Panginoon sa araw na iwan ko ang mundong ito. Isa pong awit ito. Sa madaling panahon ay magkikita tayo pagkatapos kitang mabigyang kasiyahan ayon sa kalooban ng Panginoon na sa akin ay nagligtas. Ito po yung buhay pananampalataya na nabubuhay habang hinihintay ang araw ng pagdating ng Panginoon. Kaya kayo ba ay desperadong nagnanais na magbigay lugod sa Diyos? Nananampalataya tayo na narito ang Espiritu Santo. Sumasampalataya tayo na kasama natin ang Diyos. Gayunpaman, kung wala kayong pagnanais na magbigay lugod sa Diyos, tunay na kinalimutan na ninyo at binaliwala ang katotohanan na ang Diyos ay kasama natin, di ba? Ang Diyos ay nalulugod sa pagliligtas pa lang sa atin. Ang Diyos ay nalulugod kapag may naliligtas, kapag mayroong ipinapanganak na muli. Gaano kaya kasaya yung mga magulang kapag mayroon pong ipinapanganak? Ang mga magulang ay nagagala kapag ang kanilang anak ay lumalaki ng maayos. Pagkatapos ano nang kasunod? Ang bata ay lumalaki at kailangan gawin kung ano ang nais nila upang mabigyang lugod yung kanilang magulang na nakikinig sa kanilang mga magulang. Ang anak na masunurin ay ang kasiyahan at kaluwalhatian ng magulang. Ano ang maaari nating gawin kung ang nais nating mabigyang lugod ay ang amang nasa langit? Malulugod ba ang Diyos kung mamumuhay tayo ng hindi nag-iisip? Malulugod po ba ang Diyos kung tayo ay nabubuhay ng hindi nag-iisip? Malulugod po ba ang Diyos? Nahaalala po ba ninyo nang si Jesus ay bautismuhan sa ilog Jordan at pagkaahon niya sa tubig dito sa Mateo chapter 3 verse 16? Si Jesus po ay kapantay ng Diyos, ang tagapaglikha. Subalit siya ay dumating sa mundong ito sa katawan ng tao at binautismuhan siya ni Juan at tagapagbautismo na gaya ng isang makasalanan. Bakit ang isang taong walang kasalanan ay nagpapabautismo? Ang bautismo ni Juan, ito ay para sa mga makasalanan. Ang taong walang kasalanan ay naging gaya ng isang makasalanan. Ang paglubog ng Panginoon sa tubig ay ipinapakita sa atin na si Jesus ay mamamatay at ililibing sa halip na tayo. At ang pag-ahon ng Panginoon sa tubig ay nagpapakita na siya'y muling mabubuhay. Kaya ang pintuan po ng langit ay nabuksan at ang Espiritu Santo ay bumaba na gaya ng kalapati. Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Ano po ang sinasabi nito sa atin? Ibig sabihin na si Jesus ang magiging pantubo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan at nagbibigay sa atin ng mapagkakatiwalaang katibayan at bagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. Kaya bago namatay si Jesus sa krus at muling nabuhay, ang pinto ng langit ay nakasara. Tayo ay lubos na naharangan sa pagitan ng Diyos at ng tao dahil sa kasalanan. Nang si Jesus ay namatay doon sa krus, ang alitan sa pagitan ng Diyos at ng tao ay nawala. At ang pakikipagkasundo sa Diyos ay naisa katuparan. Ang pintuan ng langit ay nabuksan, ang Diyos ay dumating sa tao at binuksan ang daan patungo sa Diyos. At nang dumating ang Espiritu Santo ay sinabi niya, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod.
Ang Espiritu Santo ang nagpapaunawa sa atin sa biyaya ng Diyos at binibigyan tayo ng katibayan na ang Espiritu Santo ay dumating sa atin at tayo ay anak na ng Diyos. Kaya nga sa Roma chapter 8 verse 16, ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo ay mga anak na ng Diyos. Ang Espiritu Santo ang nagpapaunawa sa atin sa biyaya ng Diyos at nagpapatotoo na tayo ay mga anak na nga ng Diyos. At ang Espiritu Santo ang siya rin tumutulong sa atin upang magawa kung ano ang nakakalugod sa Diyos. Siya ang nagpapatotoo na tayo mga anak ng Diyos at ang Espiritu Santo ang tumutulong sa atin upang magawa kung ano ang kalugod-lugod sa Diyos. Siya ang nagbibigay ng ebidensya ng pagiging anak ng Diyos. Kaya alam natin kung ano ang nakakalugod sa Diyos at tutulungan tayong maisakatuparan ng kalooban ng Diyos ng mayroong paghiling. Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Sa totoo lang ay hindi na kailangan sabihin ng Diyos amang nasa langit kay Jesus ang tungkol dito. Nang si Jesus ay binautismohan at tumahon sa tubig, ang pintuan ng langit ay nabuksan at ang Espiritu Santo ay bumaba. At isang tinig ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Ang dahilan kung bakit sinabi ito ng Diyos ay upang ipakita ng pauna sa atin ang salita na magpapatawad sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Iyon ay upang tayo ay maging mga anak ng Diyos. Sinabi ng Diyos na tayo ay maliligtas sa pamamagitan ni Yesu Kristo at ito ang minamahal kong anak. Minamahal ba tayo ng Diyos dahil minamahal natin ang Panginoon? Hindi po. Minamahal tayo ng Diyos ng walang kondisyon. Gaya ng isang batang ipinanganak, minamahal ng magulang ng walang kondisyon dahil siya ay anak. Nang tayo ay naligtas, ang Diyos ay nalugod. Nang ang liwanag ay nagliwanag sa kadiliman. Sa Genesis chapter 1 po, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti at ibinukod ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti, nangangahulugan na ang Panginoon ay nalugod. Na ang buhay ng Panginoon ay dumating sa atin, ang liwanag ng Panginoon ay dumating, at nang tayo ay naligtas, ang Diyos ay nalugod. Nang matupad ng Panginoon ang pakikipagkasundo sa pamamagitan ng dugo ng krus, at nang maunawaan natin ang biyaya ng Panginoon Diyos, siya ay nalugod nang tayo ay naipagkasundo sa Diyos. Siya po ang Diyos ay nalugod nang tayo ay maipagkasundo sa Kanya. Ang Diyos po ay walang anumang kondisyon. Walang anumang kondisyon sa Diyos. Pero siya ay nalugod nang tayo po ay naligtas. Sinabi ng Diyos, ito ang minamahal kong anak. Ito ang minamahal kong anak. Sa Kanya ako lubos na nalulugod. Kaya ngayon, hindi lang naging minamahal na anak ng Diyos si Jesus, kundi binibigyang lugod niya ang Diyos. Kaya nga sinabi ni Jesus sa Juan chapter 8 verse 29, at siya na nagsugo sa akin ay kasama ko. At hindi niya ako pinababayaang nag-iisa. Sapagkat lagi kong ginagawa ang mga bagay na nakakalugod sa Kanya. Alam niyo, hindi lamang ginawa ni Jesus ang gawain ng pagliligtas sa atin, kundi ipinakita din niya ang pagiging halimbawa para sa mga ligtas na Kristiyano. Si Jesus, ang kanyang minamahal na anak. Subalit higit pa rito, ginagawa niya ang mga nakakalugod sa Amang Diyos na nasa langit, sapagkat lagi kong ginagawa ang mga bagay na nakakalugod sa Kanya. Sinabi niya na ang Diyos ay kasama niya. Ngayon, tayo ang mga minamahal na anak ng Diyos, hindi po ba? Tayo rin ay dapat na maging mga taong nagbibigay lugod sa Diyos. Tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya marapat lang po para sa atin na hindi lang higit sa pagiging anak ng Diyos, tayo ay dapat na maging taong nagbibigay lugod sa Diyos. Nang tayo ay naligtas, ang Diyos ay nalugod. Siya ay nagagala kapag ang isang bata ay pinapanganak at yung magulang po ay nagagala kapag yung bata ay patuloy na lumalaki at gumagawa ng mga gawain. Kung siya ay lumaki ng bahagya pa, tumutulong siya sa gawain ng kanyang ama. Kung gayon, ang ama ay talagang matutuwa.
Gayun din, ang Diyos ay talagang matutuwa kapag nakita niya na ang ating pananampalataya ay unti-unting lumalago at kapag ang ating puso at isipan ay naging mas masunurin ayon sa kalooban ng Diyos. Sa kabilang banda, kung sinasabi ninyo na kayo ay ligtas, ngunit kayo ay hindi nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos, sa halip ay nabubuhay kayo ayon sa inyong sariling laman. Oo, mahal kayo ng Diyos, subalit siya ay hindi nalulugod sa inyo. Gaya ka ng isang pasaway. Ngayon, ano ang dapat nating gawin upang maging taong nagbibigay lugod sa Diyos? Kayo ay dapat na mapuno ng Espiritu Santo. Kailangan ninyong magnais para dito at pagsikapan na mapuno ng Espiritu Santo. Kaya sa Filipos chapter 2 verse 13, ang Diyos ay gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Diyos ang gumagawa sa inyo. Diyos ang gumagawa sa inyo. Ngayon, ang Panginoon at ang Espiritu Santo ay nasa atin. Ang Espiritu Santo ay ang Espiritu ni Jesus. Sa Roma chapter 8 verse 9, kayo'y wala sa laman kundi nasa Espiritu yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos, Espiritu ni Kristo at Espiritu Santo ay iisa. Ito yung tatlong persona ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo na nasa akin. Ito ba ay isang kasinungalingan? Hindi po. Ito ay himala na tayo ay naligtas. Ito ay himala na tayo ay naging mga anak ng Diyos. At ang Espiritu Santo ay nasa akin. Ito rin ay isang himala. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Ito ay totoo. Hindi ito mapapaniwalaan. Hindi natin ito mapaniwalaan dahil ito ay sobrang kamangha-mangha. Pero tayo sumasampalataya ayon sa Biblia. At ang buhay pananampalataya ay ang resulta ng pananampalatayang iyon. Ang Espiritu Santo ay nasa akin. May Espiritu Santo. Hallelujah! Siya ay nasa akin. Kung naniniwala kayo rito, kayo ay mapupuno ng kagalakan at pasasalamat. At ngayon, kailangan ninyong bigyang lugod ang Diyos. Tinutulungan tayo ng Diyos na maunawaan ang nakakalugod na kalooban ng Diyos at pagdanais at paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Ang mabuting kalooban ng Diyos ay dapat nating hinihiling. Ngayon, ano ang kailangan ng taong ligtas? Hinihiling niyo ba na maging mayaman? Na magkaroon ng mataas na posisyon sa mundo gaya ng isang tao na may passion sa politika? Ang kahilingan niyo ba ay ang makamit ang lahat ng gusto ninyo sa mundo? Lahat ng mga bagay po na ito ay tatapon lang sa basurahan sa sandaling panahon at lahat ng ito ay magdalaho. Kaya nga, sa unang Juan chapter 2 verse 17, ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Kaya tanging ang mga taong gumagawa ng kalooban ng Diyos ang mananatili magpakailanman. Magpakailanman po. Kaya ngayon, ay dapat talaga tayong maging mga taong nagbibigay ng lugod sa Diyos gaya po ni Jesus. Sa Roma chapter 15 verse 3, sapagkat si Kristo man ay hindi nagbigay lugod sa kanyang sarili. Lahat ng bagay na ginawa ni Jesus nang siya ay pumarito sa mundong ito ay hindi niya binigyang lugod ang kanyang sarili. Bakit po? Bakit po? Ito'y upang bigyang lugod ang Ama na nasa langit. Upang gawin kung ano ang nagbibigay lugod sa Ama, sa Diyos. Ano po ba ang kasiyahan niya? Ang magligtas ng mga makasalanan. Kaya, sa buhay ni Jesus, lahat ng bagay ay kanyang ginawa upang mabigyang lugod ang Ama na nasa langit at upang bigyang lugod ang Diyos siya ay gumawa upang iligtas ang mga tao. Kaya sa pamamagitan ng pagliligtas sa mga makasalanan, binigyang lugod niya ang Diyos, pati na ang mga makasalanan. Buong sikap siyang gumawa upang pasayahin po tayo. Si Jesus po, hindi binigyang lugod ang kanyang sarili. Kaya sa Efeso chapter 5 verse 10, na inaalam kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Sa halip na bigyang lugod ang ating amang Diyos, bakit hindi tayo interesado dito? At sa halip binibigyang lugod ang ating sarili. Kung gayon, wala ba tayong sariling kalooban? Ibig sabihin ba nito na ang pagbibigay lugod sa ating sarili ay hindi kailangang umiral?
Siyempre po, ito ay kailangan. Ngunit, dapat muna nating bigyang lugod ang Diyos. At sa gitna ng biyaya at ng tulong ng Diyos, ay makakatagpo tayo ng kagalakan na sa atin naman pong kasiyahan. Ang kagalakang ito po ay Diyos din po ang nagbibigay. Kaya sinasabi sa 1 Corinto 7 verse 34, mayroong pagkakaiba sa pagitan ng isang asawang babae at ng isang birhen. Ang babaeng walang asawa ay nababalisa sa mga bagay ng Panginoon upang siya ay maging banal sa katawan at espiritu. Ngunit ang babaeng may asawa ay nababalisa sa mga bagay ng sanlibutan kung paano niya bibigyang kasiyahan ang kanyang asawa. Kaya ang kanyang puso ay nahahati. Ang walang asawa ay nababalisa sa mga bagay ng Panginoon kung paano niya mabibigyang kasiyahan ng Panginoon. Ngunit ang may asawa ay nababalisa sa mga bagay ng sanlibutan kung paano niya mabibigyang kasiyahan ng kanyang asawa. Kaya itinuro po ito ni Apostol Pablo. Sinasabi ko ito ngayon para sa inyong ikababuti, hindi upang lagyan kayo ng silo, kundi kung ano ang nararapat at upang kayo makapaglingkod sa Panginoon ng walang sagabal. Kaya, sinasabi ba nito na kung bibigyang lugod niya ang Panginoon, hindi na ba niya bibigyang lugod ang kanyang magulang, pati na ang kanyang asawa? Hindi naman po ganun. Kung binibigyang lugod ninyo ang Ama na nasa langit, ay mabibigyang lugod din ninyo ang inyong mga magulang. Kung bigyang lugod ninyo ang Panginoon, mabibigyang lugod din ninyo ang inyong asawa. At sa Panginoon, ito po ay mabuti. Ito ay mula sa Panginoon. At ngayon, maging gising o tulog man tayo, dapat nating tanungin ang ating sarili, ano ang aking gagawin upang bigyang lugod ng Panginoon? Ito lamang dapat ang ating nais. Kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ng Diyos. Binili ng Diyos ang ating kaluluwa, ang ating katawan, sa napakalaking halaga sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus. Ang katawan kong ito ay hindi na sa akin, maging ang aking sariling kaluluwa. Ito ay hindi na akin. Dahil binili tayo ng Panginoon sa malaking halaga, kaya kung titingnan po natin sa 1 Corinto 7 verse 23, kayo'y binili sa halaga, huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Kayo'y binili sa isang halaga. Sa ibang translation ay sa malaking halaga. Kaya sa Galatia chapter 1 verse 10, sinabi ni Apostol Pablo, kung ako'y nagbibigay lugod pa rin sa mga tao, hindi sana ako naging alipin ni Kristo. Dapat nating bigyang lugod ang Panginoon. At ang kagalakan ay susunod kasama nito sa pagbibigay lugod sa Panginoon. Kung sinusubukan ninyong bigyang lugod ang tao nang hindi binibigyang lugod ang Panginoon, ito ay hindi pagiging alipin ni Kristo. Kayo'y binili sa halaga. Huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Ibig sabihin ito na huwag ninyong kalimutan ang nagmamay-ari sa inyo habang sinusubukan ninyong bigyang lugod ang mga tao. Ang alipin ay dapat na sinusubukan bigyang lugod ang kanyang Panginoon. Gaya po ni Apostol Pablo, talagang sinubukan niyang bigyang lugod ang Panginoon. Kaya sa ikalawang Corinto 5 verse 9, kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mithiin ay bigyan siya ng kasiyahan. Ang nais lamang ni Apostol Pablo ay kung paano niya mabibigyang lugod ang Panginoon, kahit na siya ay mabuhay man o mamatay. Kaya sa Pilipos chapter 1 verse 20, ayon sa aking lubos na inaasahan at pag-asa, na sa anuman ay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan, na gaya ng dati, gayon din naman ngayon, ay dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan. Kaya, habang si Apostol Pablo ay nakakulong sa Roma, at yung oras ng paglilitis ay papalapit na. Kaya sa Roma, kinakaharap niya ang sitwasyon kung saan ang hukom ay malapit nang dumating. Maging siya ba ay papatayin o pakakawalan ay nakadepende doon. Gayunman, mabuhay man ako o mamatay, pagkatapos na mahatulan ng kamatayan bilang resulta ng paglilitis, ano ang aking lubos na inaasahan na pag-asa? Nais niya na si Kristo ay dakilain sa pamamagitan ng kanyang katawan. Kung siya ay nakulong sa bilangguan, siya ay nag-evangelize sa bilangguan. Kapag siya ay tumatayo sa harapan ng hukom, ipinapangaral niya ang ebanghelyo sa harapan ng hukom. Kaya, para lamang dakilain ang pangalan ng Panginoon at bigyang lugod ang Panginoon, yun lamang po ang tanging hiling ni Apostol Pablo.
ang dakilain ang pangalan ng Panginoon at ang bigyang lugod ang Panginoon. Ngayon, paano naman po sa atin? Paano po tayo? Ha? Paano po tayo? Sabi ng iba, dahil ba si Pablo ay special na tao? Kaya nagawa niya yun dahil special siya. Ngunit paano yun magagawa ng isang tulad natin? Para iho po ang pagliligtas sa atin. Subalit bakit po? Katulad nito, tayo ay naging anak ng Diyos. Ano ang pagkakaiba? Opo, mayroon tayong magkakaibang mga kaloob. Ngunit mayroon tayong parehong pananampalataya at pag-asa. Kahit na hindi tayo maaaring maging katulad ni Pablo at hindi tayo maaaring maging katulad ni Pedro, dapat magkaroon tayo ng parehong pag-iisip. Filipos 2:5, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na nakay Kristo Jesus din naman. Kung natanggap natin ang pag-ibig ng Panginoon, ang buhay ng Panginoon at ang Espiritu ng Panginoon, dapat nating yakapin ang puso ng Panginoon. Ang pag-iisip ng Panginoon, dapat magkaroon tayo ng pag-iisip ng Panginoon. Kaya sa unang Juan 2 verse 6, ang nagsasabing siya'y nananatili sa kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad. Kaya kung ang Panginoon ay nasa akin at ako'y nasa Panginoon, ang taong iyon ay magagawa ang gaya ng ginawa ng Panginoon. Bilang Panginoon, binigyang lugod ni Jesus ang Diyos Ama. Hindi ba dapat nating bigyang lugod ang ating Diyos? Dapat ba tayong mabuhay ng hindi nag-iisip? Hindi tayo dapat nabuhay sa pamamagitan ng ating mga nakikita sa kaginhawaan. Gayun pa man, may umiihip na hangin. Hindi tayo dapat mabuhay sa ganitong paraan. Mayroong tiyak na pananampalataya, tiyak na pag-asa, tiyak na kahalagahan at layunin. Para sa malinaw na katotohanan ito, dapat tayong magpatuloy kahit na umiihip ang hangin ng sanlibutan at dumating ang mga alon. Ang Panginoon ay kasama natin. Ano po ang ating katatakutan? Kagaya ng Panginoon na lumakad sa ibabaw ng dagat upang tulungan ang kanyang mga alagad kahit na sila'y muntik ng masiraan ng bangka matapos maranasan ng bagyo. Ang Panginoon ay lumalakad maging sa harap ng bagyo upang tayo ay palaging tulungan. Ano ang dapat nating ikatakot? Matapos na kayo ay maligtas. Sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Kaya sabi sa Juan 14:20, ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin. Ang Panginoon ay nasa akin. Ako'y sa Panginoon. Ang Panginoon ay nasa akin. Anong inyong ipinag-aalala? Meron ba kayong kinaiinggitan? Ano mang dapat katakutan? Kagaya ng sinabi ko po nung nakaraan, kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Yan ang pananampalataya. Kailangan nating maniwala na ang Panginoon ay kasama natin. Kung gayon, walang dapat ipag-alala, walang dapat kainggitan. So saano ba kayo naiinggit? Ang Panginoon ay kasama natin. Kahit na walang tanim na bukirin, matataas na bundok, kahit sa mabatong libis, sa mga kubo, o sa palasyo, kung nasaan man ang aking Panginoong Jesus, yan ay ang kaharian ng langit. At ang Panginoon ay nasa akin. Kung ang Panginoon ay nariyan, o kung wala ang Panginoon, paano yan? Kung wala ang Panginoon, ang mundong ito ay impyerno. Kahit na mayroon ka ng lahat ng kayamanan at kasikatan, ano ang mangyayari kung wala ang Panginoon? Kung wala ang Panginoon, Jesus my Lord, because you are in my heart, I am satisfied with only the Lord. Huwag lang kayong basta kumanta, ito ay dapat na totoo. Kaya sa ngayon, sa unang Korinto chapter 10 verse 31, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya
tayo'y nagkatrabaho at nag-aaral, kumikita ng pera, kumakain at umiinom, nag-aasawa at gumagawa ng maraming bagay. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Gawin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Iyan ang nakakalugod sa Diyos. Anumang bagay na nasa huli ang layunin ay hindi dapat ay hindi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito po ay kasalanan. Anuman yan, kung yan ay hindi para sa kaluwalhatian ng Diyos, yan ay kasalanan. Kaya yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ang mabigo na maabot ang kaluwalhatian ng Diyos ay kasalanan. At ang maabot ang kaluwalhatian ng Diyos ay mabuti. At ito ang bagay na nakakalugod sa Diyos. Ang mga Kristiyano, sila ay dapat na maging malamig. Sila ay dapat na maging matalim. Kailangan na kayo maging maingat sa lahat. Hindi natin dapat gawin ang mga bagay ng mayroong kalahating puso lamang. Nang si Jesus ay magbagong anyo doon sa bundok, may tatlong tao na nakakita kay Jesus, si Pedro, Santiago at Juan. Ang kanyang mukha ay nagliwanag na tulad ng araw. Pumuti ang kanyang mga damit na tulad ng niyebe at nagpakita si Moises at Elias at nakipag-usap kay Jesus. Kaya kamangha-mangha po yung nangyari. Kaya sa harapan nila ay gulat na gulat ang mga alagad at nagtataka kung iyon ba ay isang panaginip lamang. Hindi alam ni Pedro kung ano ang kanyang sasabihin kaya sinabi niya, "Ah, ito ay langit! Panginoon, hayaan mo kaming manatili dito." Kaya sabi niya, "Panginoon, mabuti na tayo ay naririto. Kung ibig mo ay gagawa ko rito ng tatlong tolda, isa sa iyo, isa kay Moises at isa kay Elias." At may isang tinig mula sa ulap ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak. Sa kanya ako lubos na nalulugod. Makinig kayo sa kanya." Kaya sinasabi sa Mateo 17, "Ito ang minamahal kong anak. Sa kanya ako'y lubos na nalulugod." Si Jesus ang minamahal na anak na kinalulugdan ng Diyos. Gayunpaman, kung nais nating malugod ang Diyos, kailangan nating isuot ang pag-ibig ng Diyos kay Kristo. At kung nais nating kalugdan ng Panginoon kay Kristo, ngayon, kailangan nating sumunod sa salita ng minamahal na anak ng Diyos, si Jesus na nagbibigay lugod sa Diyos. Kung gayon, tayo'y magiging mga taong kinalulugdan ng Diyos. Ngayon tayo'y naligtas tanging sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos at tayo'y naging anak ng Diyos at ang Espiritu Santo ay nasa atin. Kaya naman, kung tayo man ay natutulog o gising, nabubuhay o namamatay, kailangan bigyang lugod ang Diyos. Tingnan po natin sa Hebreo chapter 11. Hebreo chapter 11. Verse 4 hanggang 5. Hebreo chapter 11. Verse 4 hanggang verse 5. Hebreo chapter 11, verse 4 hanggang 5. Sa pananampalataya, si Abel ay nag-alay sa Diyos ng higit na dakilang handog kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito, siya'y pinuri bilang matuwid at ang Diyos ay ang nagpapatotoo sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang mga kaloob. Patay na siya, gayon may nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Sa pananampalataya, si Enoch ay dinalang paitaas, anupat hindi niya naranasan ang kamatayan. Hindi na siya natagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos, sapagkat bago siya dinalang paitaas, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. Si Abel ay ang kinatawa ng mga matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. At kasabay nito, si Enoch naman, siya ay nagbigay lugod sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya, sa pananampalataya, si Enoch ay dinalang paitaas, anupat hindi na niya naranasan ang kamatayan. Kaya pagkatapos ng Genesis chapter 3, matapos magkasala ang tao
ang henerasyon ni Adan ay nabuhay ng ilang panahon at namatay. Nabuhay ng ilang panahon at namatay. Namatay, namatay, namatay. Subalit, sa Genesis chapter 5 verse 24, lumakad si Enoch na kasama ang Diyos at hindi siya natagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos. Siya'y nakasama ng Diyos nang hindi nakakaranas ng kamatayan. Nakakagulat po ang kwentong ito. Taong napunta sa Diyos nang hindi nakakaranas ng kamatayan. Sa panahon natin, ito yung tinatawag nating rapture. Si Elias at Enoch ang dalawang taong na-rapture sa kasaysayan. Kinuha ng Diyos si Enoch bago ang malaking baha. Ito ay kumakatawan sa mga Kristiyano na mararapture bago ang huling paghuhukom ng Diyos sa apoy. Si Enoch ay isa pang larawan ng mga Kristiyanong lumalakad na kasama ng Diyos, nakapagbibigay lugod sa Diyos at na-rapture nang kinuha na sila ng Diyos. Sila'y kinuha, inagaw na paitaas. Kaya, sa pananampalataya, si Enoch ay dinalang paitaas anupat hindi na niya naranasan ang kamatayan. Hindi na siya natagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos. Sapagkat bago siya dinalang paitaas ay pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. Siya po ay kinuha ng Diyos, subalit bago siya ma-rapture, siya po ay mayroong patotoo. Ang patotoo na nalugod ang Diyos sa kanya. Tayo po ay tinatawag ng mga matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya tulad ng kay Abel. Tinatawag tayong matuwid ng walang anumang gawa. Subalit, hindi basta na lang makapagbibigay lugod ang tao sa Diyos. Kaya sa pamamagitan ng pananampalataya, ay hindi lamang nangangahulugan na tayo sumampalataya na tayo ay ligtas na. Nangangahulugan din ito na tayo ay naniniwala na kasama natin ang Diyos, dapat tayong makatanggap ng patotoo na nalugod din sa atin ang Diyos bago tayo humarap sa Diyos. Opo, ganito dapat katulad ni Enoch. Ngayon, papaano po ito mangyayari? Tayong mga Kristiyano ay nakatanggap na ng patotoo na tayo ay mga matuwid na tao ng Diyos. Nakatanggap na po tayo ng ganitong patotoo na tayo po ay matuwid na tao ng Diyos na. Hindi po ba? Kaya, subalit, makakatanggap ba tayo ng patotoo na nalugod ang Diyos sa atin? Bago tayo humarap sa Diyos? Maaari po siyang dumating ngayong araw. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Taong nagbibigay lugod sa Diyos, ito po ang paraan upang masuklian ang biyaya ng Diyos. Kaya kung titingnan po natin sa Roma chapter 14, walang sino man sa atin ang nabubuhay para sa kanyang sarili. At walang namamatay, sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kahit mabuhay man tayo, mamatay, tayo sa Panginoon. Ilan sa mga tunay na naligtas ay walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tama po. Ngayon, para matiyak ito, walang sino man ang nabubuhay para lamang sa kanyang sarili. Kung mayroon man, ito isang bagay na kabaliktaran. Dapat walang maging ganito. At walang sino man ang namamatay para sa kanyang sarili. Ang mabuhay at mamatay ay para sa sarili, ito po ay miserable. Walang kabuluhan. Kaya kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Bakit po? Dahil mabuhay man tayo o mamatay tayo sa Panginoon. Tayo man ay kumakain, umiinom, o ano man ang ating ginagawa, ginagawa natin lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos, para malugod ang Diyos, para sa Panginoon. Ang bigyang lugod ang Panginoon ay nangangahulugan na hindi gumagawa ng anumang bagay na salungat sa Diyos, kahit na nais pa natin gawin ito. At kahit na hindi natin nais, ay ginagawa pa din natin ang mga bagay na nakakalugod sa Panginoon. Ang katawan ko ay hindi na sa akin. Walang sino man sa atin na nabubuhay at namamatay sa sarili lamang. If we live, we live for you. If we die, we die for you. Kaya ako man ay mabuhay o mamatay, ako'y sa Kanya. Isang lingkod, magmula ng Kanyang bilhin sa kamangha-manghang halaga. Ang lingkod ay walang sariling kalooban. Mayroon ba siyang anumang plano?
ang mga lingkod ay walang sariling plano. Nasaan ang kanyang mga iniisip? Nasaan? Maaari bang sabihin ng isang lingkod, ayokong gawin yan sa kanyang amo? Siya po ay isang lingkod, kaya bakit? Matapos magawa ang lahat ng iniutos sa kanya, ay sinasabi nila, wala kaming pakialam kung matuwa man ang aming amo o hindi dahil kami ay mga alipin lamang. Kami mga aliping walang kabuluhan. Ginawa lamang namin ang aming katungkulan. Sinabi ito ni Jesus sa Lucas chapter 17 sa verse 10, kami ay sa kanya, kaya tayo ay binili sa napakamahal na halaga. Kaya may ginawa na bang masama ang Panginoon sa atin? Wala po. Ginawa niya ito sa atin upang tayo bigyan ng higit na kaluwalhatian. Upang mabigyang lugod natin ng Diyos, tayo'y gagawin niyang higit na mas masaya para sa atin upang malugod ang Panginoon. Ano ang dapat natin gawin? Una, tayo ay dapat na nalulugod lamang sa Diyos. Binibigyang lugod tayo ng Diyos. Tama po ba? Sa unang Pedro chapter 1 verse 8, hindi ninyo siya nakikita. Gayun may inyong iniibig. Bagaman ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayun may inyong sinasampalatayanan. At kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Nagagalak tayo sapagkat iniligtas ng Diyos ang ating kaluluwa. Nang maligtas po tayo, gaano po tayo nagalak? Nang maunawaan ko ang biyaya ng Diyos at matanggap ang kaligtasan noong gabi noong October 30, 1962, nagduda ako na ito'y isang panaginip o kung ito ba'y katotohanan. In charge po ako noon sa isang church sa Kanayunan. Noong ako po ay naligtas, madilim na noon at naglalakad ako 4 na kilometro habang sumasayaw pabalik sa church. Totoo po. Naalis na ang pag-aalinlangan sa aking puso at ako'y umaawit ng papuri na may payapang puso dahil nakamtan ko ang katubusan sa pamamagitan ng dugo ng kordero na si Jesus. Katubusan, ang Panginoong Jesus, tinubos ang aking kasalanan. Kaya ngayon, mayroon tayong parehong puso na gaya ng awit papuring ito. Tayo'y nagagalak sapagkat natanggap natin ang bunga ng pananampalataya. Ang kaligtasan ng kaluluwa. Sa Habakuk chapter 3 verse 17 hanggang 18, bagaman ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang olibo ay hindi magbubunga at ang bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang kawan ay aalisin sa kulungan at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Gayon may magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Ang lalaking ito'y walang anumang bagay. Ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang olibo ay hindi magbubunga, ang kawan ay aalisin sa kulungan, wala po siyang anuman, ngunit siya'y magagalak dahil sa Diyos ng kanyang kaligtasan. Ano po sa palagay niyo? Magagalak ba kayo dahil mayroon kayong ilang bagay sa mundong ito? Maging miserable ba kayo kung mawala ang lahat ng mga bagay na iyon sa inyo? Sa katunayan, walang material na bagay ang makakapagbigay galak sa Diyos. Ang mga nagagalak sa pamamagitan ng Panginoon at sa biyaya ng Panginoon ay maaaring makapagpagalak din sa Diyos. At sa mga tao sinusubukang kunin ang kagalakan sa mundong ito ay hindi sila makapagpapagalak sa Diyos. Ngayon, kung nakita at natutunan natin at nalaman natin ang mga bagay na nakakalugod sa Panginoon, dapat natin siyang bigyang lugod. Opo, dapat natin siyang bigyang lugod. Tingnan po natin sa Unang Tesalonika sa chapter 4. Unang Tesalonika chapter 4. Unang Tesalonika chapter 4 verse 1. Verse 1, katapos-tapusan, mga kapatid, hinihiling namin sa inyo at nakikiusap kami sa Panginoong Jesus, yamang natutunan ninyo sa amin kung paano kayo dapat lumakad at magbigay lugod sa Diyos na tulad ng inyong ginagawa, ay gayon ang dapat ninyong gawin at higit pa.
ipinadala ni Apostol Pablo ang salitang ito sa Tesalonika? Katapos-tapusan. Sabi niya, mga kapatid, hinihiling namin sa inyo at nakikiusap kami sa Panginoong Hesus, yamang natutunan ninyo sa amin kung paano kayo dapat lumakad at magbigay lugod sa Diyos na tulad ng inyong ginagawa ay gayon ang dapat ninyong gawin at higit pa. Kaya ipinangaral ni Apostol Pablo ang pag-ibig at biyaya ng Diyos, tinanggap nila ang ebanghelyo na may kagalakan sa labis na kapighatian. Tinanggap po nila ang ebanghelyo na mayroong labis na kapighatian. Kaya sa unang Tesalonika sa chapter 1, kahit na sila ay naligtas, natuto sila sa ibang mga banal kung paano magbigay lugod sa Diyos. Tulad ng natutunan ng mga taga-Tesalonika kung paano sila dapat magbigay lugod sa Diyos na tulad ng kanilang ginagawa, ay gayon ang dapat din po ninyong gawin. Dapat nating gawin. Kaya sa unang Tesalonika 2 verse 13, at kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin ay inyong tinanggap iyon hindi bilang salita ng mga tao kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Kaya nang matuto ang mga banal sa Tesalonika mula kay Pablo, tinanggap nila ang salita ng Diyos hindi bilang salita ng tao kundi bilang salita ng Diyos. Talagang tama po ito. Kaya, ang salita na gumagawa naman sa mga sumasampalataya. Kaya ang mga banal sa Tesalonika, sila po'y huwarang church. Natanggap nila ang ebanghelyo na may kagalakan sa matinding kapighatian. At meron silang pagsisikap na gumawa kasunod ni na Pablo at ni Kristo. Sila'y naging halimbawa sa bawat churches na malapit sa kanila. Ang kanilang pananampalataya ay umalingaw-ngaw sa ibang mga bansa, sa iba't ibang lugar. Kaya sila'y nagkusa at tinulungan ng mga mahihirap na banal sa Jerusalem sa matinding kapighatian. Natanggap nila ang ebanghelyo sa matinding kapighatian at may kagalakan. At meron silang kusang loob na magbigay. At ito pong mga brothers and sisters, ito'y naging halimbawa sa bawat churches. Kaya nga sa unang Tesalonika, sa chapter 4 verse 1, yamang natutunan ninyo sa amin kung paano kayo dapat lumakad at magbigay lugod sa Diyos na tulad ng inyong ginagawa. Sabi pa dito, ay gayon ang dapat ninyong gawin at higit pa. Hindi pa po tapos. Opo, ngayon, ito ang bagay na ginagawa natin. Mas dapat pa natin gawin at magsikap hanggang ngayon ay hindi pa po natatapos ang pagbibigay lugod sa Panginoon. Hanggang sa araw na humarap tayo sa Panginoon sa huling sandali, dapat may pagsisikap tayo na maging higit at higit pa. Habang nabubuhay sa mundong ito, paano ko bibigyang lugod ang Panginoon? Paano ko bibigyang lugod ang Panginoon? Kung nakita po ninyo, ay magagawa po ninyo yan. Kung mangangaral kayo sa mga tao hindi ligtas, tutulungan silang maligtas, labis na magagalak ang Diyos. Sinabi ni Jesus sa Lucas 15 verse 7, sinasabi ko sa inyo na magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. May kagalakan sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Sabi sa Lucas 15 verse 10, kung ang isang makasalanan ay nagsisi at naligtas, ang Diyos ay magdadaos ng hangdaan sa langit kasama ng mga anghel na may kagalakan. Kaya patunugin ang kampana ng langit at buksan ang handaan, ang nawawalang makasalanan ay nagbalik na. Kaya kaluwalhatian, ibigay ang kaluwalhatian sa Panginoon. Kung gayon, ay hindi ba tayo magagalak? Kaya tayo po ay magagalak at nagpapasalamat saan man. Sino man ang naliligtas sa ibang bansa o sa kahit saan ay mayroong mga naliligtas ng tuloy-tuloy. Dahil ito ay kalugod-lugod sa Diyos. Kung mayroong mahihina sa mga ligtas, ay kailangan po natin silang tulungan. Ito din po ay kalugod-lugod sa Diyos. Opo. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isang maliit na ito sa pangalan ng isang alagad, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tiyak na hindi siya mawawala ng kanyang gantimpala.
Kung gayon, ibig sabihin nalulugod po ang Diyos. Yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. Maraming mga bagay na maaari tayong makapagbigay lugod sa Diyos kung hahanapin natin. Maaari natin bigyan lugod ng Diyos sa pamamagitan ng ministry sa church at maging sa maliliit na bagay ay kalugod-lugod sa Diyos kapag tinitingnan niya ito. Hindi mahalaga kung may nakakaalam ba nito o wala. Hindi na po mahalaga yun. Namumuhay po ba tayo sa mundo upang magbigay lugod sa mga tao? Ay hindi ho. Gusto man nila o hindi, wala tayong pakialam. Una sa lahat, kalugod-lugod sa Diyos. Yun lang para sa Panginoon. Kaya, mabuhay man tayo o mamatay man tayo at nagsasakripisyo man tayo, kung mabibigyang lugod natin ng Diyos sa pamamagitan ng ating buhay, kung gayon, mabubuhay po tayo. Kung mabibigyang lugod natin ng Diyos sa pamamagitan ng ating kamatayan, kung gayon, mamamatay po tayo. Takot po ba kayo? Dapat tayong maging isang tao na patuloy na nagbibigay lugod sa Diyos. Tingnan po natin sa Genesis, sa chapter 5. Genesis, chapter 5, verse 24. Mula verse 22, babasahin ko po magmula verse 22. Lumakad si Enoch na kasama ng Diyos pagkatapos na maipanganak si Metusalem ng 300 taon at nagkaanak pa siya ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Enoch ay 365 taon. Lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at hindi na siya natagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos. Dahil ito ang panahon bago ang baha, mahahaba pa ang buhay nila. Naging anak ni Enoch si Metusalem na nabuhay ng mahabang panahon. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at nagkaanak pa siya ng mga lalaki at mga babae. Sinasabi po sa Bible verse na ito na lumakad si Enoch na kasama ng Diyos. Nangangahulugan ba ito na lumabas siya mula sa mundo at hindi siya nagkaroon ng pamilya kundi nanirahan sa mga bundok? Ay hindi po ganon. Nagkaroon siya ng pamilya at lumakad kasama ng Diyos at sa loob ng 300 taon nagkaanak siya, 300 taon nagkaanak pa siya ng mga lalaki at mga babae. Ang pagkakaroon po ng anak ay nangangahulugan na nagkaroon siya ng isang normal na buhay pamilyado na gaya ng sa iba. Sa verse 24, lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at hindi na siya natagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos. Kaya si Enoch po'y may ganitong patotoo na ang Diyos ay nalugod sa kanya. At sa Genesis chapter 5, sinabi na lumakad siya kasama ng Diyos sa loob ng 300 taon. Ang paglakad kasama ng Diyos ay ang buhay na nagpapasaya sa Diyos. Ang layunin ng paglikha sa tao ayon sa larawan ng Diyos ay dahil minamahal ng Diyos ang tao at nais niya na makasama ang tao. Sa halaman na ng Eden, kasama ng Diyos ang mga tao. Nagawa ng mga tao na makipag-usap sa Diyos araw-araw, lumakad silang kasama ng Diyos. Lumakad sila na kasama ng Diyos. Subalit dahil nagkasala si Adan, ang fellowship niya sa Diyos ay naputol, pinalaya siya sa halaman ng Eden, kaya siya ay sinumpa. Gayunman, hindi pinabayaan ng Diyos ang tao dahil sa kasalanan ni Adan. Nahabag siya at ginawa ang gawain ng pagliligtas sa mga tao. Kaya si Jesus ang siyang dumating na mula sa Diyos na nasa anyo ng tao. Bakit dumating ang Diyos ay sinumpang mundong ito sa anyo ng tao?
Dumating si Jesus sa mga tao. Dumating siya upang iligtas ang mga tao, ibigin sila, at lumakad na kasama ng Diyos. Dumating si Jesus sa mga tao upang ang mga tao ay lumakad na kasama ng Diyos. Kaya sa pamamagitan ng kamatayan sa krus, inilagay ni Jesus sa kamatayan ng puot at ipinagkasundo tayo sa Diyos. Kaya sa Mateo chapter 1, verse 21 hanggang 23, ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kaya ang pangalang Jesus ay nangangahulugang kaligtasan. At ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Ang layunin ng pagliligtas sa atin ay ang makasama natin ang Diyos upang tayo ay makasama. Iniligtas tayo ng Diyos upang tayo ay makasama ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, napaahiwalay tayo sa Diyos at naging mga kaaway niya. Subalit, ipinagkasundo tayo ni Jesus na mga kaaway ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. At inibig tayo ng Diyos. Iniibig din natin siya. Kaya naipagkasundo tayo sa Diyos. At lumakad ang Diyos kasama ng mga tao. Ito ang layunin ng pagliligtas sa atin. Ganito po yun. Kaya sa Juan chapter 1:14 sinabi, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin. Tinatawag itong Logos Incarnation. Ang Diyos na siyang salita ay naparito sa mundo at naging tao at tumahang kasama natin. Dahil ang Diyos ay kasama natin upang dalhin tayo pabalik sa kaharian ng Diyos. Ang pagiging ligtas ay nangangahulugan na tayo na mga kaaway ay naipagkasundo na sa Diyos. Kaya ang Diyos ay kasama ninyo. Ang mga lumalakad kasama ng Diyos dito sa sanlibutan ay pupunta sa langit at mabubuhay kasama niya magpakailanman. Kaya, ang layunin ng pagliligtas sa atin ay upang makasama natin ang Diyos. Kaya gaano niya tayo inibig at ninais na makasama tayo? Kaya ibinigay sa atin ng Diyos ang dakilang biyaya ng kaligtasan. Sinasabi sa Biblia na ang Diyos ay palaging nalulugod kay Jesus. Kaya tayo ng mga naligtas, ang ngayon ay nakapagbibigay lugod sa Diyos kay Jesus. At ang Diyos ay kasama natin. Punta po tayo sa Exodus chapter 29. Exodus chapter 29. Verse 45 at 46. Verse 45 hanggang 46. Exodus 29, verse 45, 46. Ako'y mananahan sa gitna ng mga anak ni Israel at ako'y magiging kanilang Diyos. Kanilang malalaman na ako ang Panginoon nilang Diyos na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto upang ako'y manirahan kasama nila. Ako ang Panginoon nilang Diyos. Kaya mga Israelita, sila ba ay bumaba sa Ehipto upang maglingkod at maging alipin ng hari ng Ehipto sa loob ng 400 years lang? Ipinapakita nito na ang mga taong nilikha ayon sa wangis ng Diyos, ang bayan ng Diyos ay naglingkod sa Diablo sa halip na maglingkod sa Diyos at naglingkod at naging mga alipin ng Diablo. Ito po yung ipinapakita nito sa atin. Si Moises ay larawan naman ni Jesus. Isinugo ng Diyos si Moises sa Ehipto, nagbigay sa kanila ng salot, dinala ang mga Israelita palabas ng may kapangyarihan ng Diyos. Ipinapakita naman ito sa pamamagitan ni Jesucristo, ililigtas tayo ng Diyos mula sa pagkaalipin sa kapangyarihan ni Satanas. Pagkatapos na ilabas ng Diyos ang mga Israelita mula sa Ehipto, inutusan niya sila na magtayo ng tabernakulo sa ilang. Ang layunin ng paglalabas sa inyo mula sa pagkaalipin sa Ehipto ay upang ang Diyos ay maging inyong Diyos at inilabas kayo ng Diyos mula sa Ehipto upang manirahang kasama ninyo. Ang layunin ng pag-akay sa kanila ng Diyos ay upang manirahan ng Diyos na kasama nila.
At ang pag-akay ng Diyos sa Israel patungo sa lupain ng Kanaan ay nagpapakita sa atin na aakayin tayo ng Diyos patungo sa walang hanggang langit. Kaya ngayon, ang kasaysayan ng bansang Israel sa lumang tipan ay pinapakita sa atin na sa pamamagitan ni Jesucristo ay ililigtas niya tayo. Sa pamamagitan ng kasaysayan ng bansang Israel. Upang makasama natin ang Diyos, kaya tayo pinalaya mula sa kapangyarihan ni Satanas at sa kapangyarihan ng kamatayan. At dadalhin tayo ng Diyos sa langit upang mabuhay na kasama niya magpakailanman. Kaya ang buhay natin na nagbibigay lugod sa Diyos ay tinatawag na buhay na lumalakad na kasama ng Diyos. Ang buhay na lumalakad na kasama ng Diyos. Kaya mula na tayo maligtas, ang Espiritu Santo ay dumating sa atin. Sa Galacia 3, talatang 2, ang tanging bagay na nais kong matutuhan mula sa inyo ito. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan o sa pamamagitan ng pakikinig sa pananampalataya? Sa araw na yun ay malalaman ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Kaya mga kapatid, ang mga taong ligtas ay unang naunawaan na lahat ng ating mga kasalanan ay napatawad na. At sinasabi natin, ito ang kaligtasan, ito ang maipanganak na muli. Ako ay naging anak na ng Diyos. At ano pa po ang nalaman natin? Ang Espiritu Santo ay naninirahan sa akin. Ang Diyos ay nasa akin at si Kristo ay nasa akin. Opo, mga kapatid, nakamamangha ito. Mayroong maaaring mag-isip na talaga bang naninirahan sa akin ng Panginoon? Dahil nakamamangha po ito, magsisinungaling ba ang Diyos? Masasabi ba ito ng Diyos kahit siya ay wala sa akin? Nakakalimutan po natin ito ng paulit-ulit. Malalaman natin agad kung mararamdaman natin siya na kumikilo sa loob natin, subalit wala po tayong anumang mararamdaman tungkol dito. Imposible po itong makilala sa pamamagitan ng sarili nating pangunawa. Sapagat sinabi ng Diyos, maaari tayong manampalataya na mayroon tayong Espiritu Santo. Gaya sa Efeso 3:17, upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya kung paanong kayo nag-uugat at tumitibay sa pag-ibig. Dapat tayong manampalataya na si Kristo ay nasa puso natin. Sa Roma 8:26, gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Sapagkat tayo maihina, siya ang tumutulong sa atin. Sa mga awit 48:14, na ito ang Diyos, ang ating Diyos magpakailanman. Siya'y magiging ating patnubay magpakailanman. Ginagabayan niya tayo hanggang sa tayong lahat ay makapasok sa langit. Sa mga awit 121:1-2, ito po yung awit ng pag-akyat. Ang aking mga mata sa burol ay aking ititingin. Ang akin bang saklolo ay saan nang manggagaling? Ang saklolo sa akin ay buhat sa Panginoon na siyang gumawa ng langit at lupa. At pagkatapos na tayo ng maligtas, ang Diyos ay naging ating Ama. Ang aking saklolo ay buhat sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Siyang nag-iingat ng Israel ay hindi iidlip ni matutulog man. Siya ay hindi iidlip at matutulog. Siya ang Ama na nagligtas sa atin, poprotektahan, tutulungan at gagabayan niya tayo habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Tingnan natin sa Hebreo chapter 13. Hebreo chapter 13. Hebreo chapter 13. Verse 5-6. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo masiyahan na kung anong meron kayo sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Kaya't panatag nating masasabi, ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot anong magagawa sa akin ng tao. Kaya matapang nating masasabi, ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot anong magagawa sa akin ng tao. Okay. Ngayon po, sa 1 Timoteo 6:10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Sinabi ng Diyos na huwag natin ibigin ang salapi, subalit hindi ito nangangahulugan na huwag tayong kumita ng pera. Dapat tayong magtrabaho ng mabuti upang maipangaral ang Ebanghelyo sa ating pamilya at upang tulungan yung mga mahihina.
Kung ang sino man ay ayaw magtrabaho, huwag din naman kumain. Hindi po ito nangangahulugan na huwag na tayo magtrabaho. Nangangahulugan ito na hindi natin dapat ibigin ng salapi. Nangangahulugan ito na ang ating puso ay hindi dapat maagaw ng salapi. Dapat tayo magtrabaho ng may kaisipang mabuti. At kung gaano man ang matanggap nating salapi mula sa Diyos, ay dapat tayong masiyahan at magbigay man siya ng labis o hindi. Kaya, ngunit kung tayo may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na ang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Kaya mapapalayo tayo mula sa Christian life. May iba po na mali ang pagkaunawa na mapoprotektahan sila ng salapi at ang salapi ay mabibigay sa kanila ng magandang kinabukasan at ang salapi ay makapagpapasaya sa kanila sa halip naman ng palataya patungo sa Diyos. Ay galit ang Diyos sa ganitong klase po ng pag-iisip. Gayunman, may mga tao na bubuhay sila upang bigyang lugod ang Panginoon. Ito po yung tama. Namumuhay upang bigyang lugod ang Panginoon ayon sa kalooban ng Panginoon. Subalit tayo ngayon, paano naman? Namumuhay ng komportable? Sabi ng Diyos, hindi kita iiwan ng pambabayaan man. Nangangahulugan ito na ang Diyos ay kasama natin. Hindi tayo iiwan. Ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako matatakot. Ano magagawa sa akin ng tao? Nag-aalala pa ba tayo? Mayroon bang anumang bagay na kinakatakutan natin? Walang anuman. Ang ating Panginoon ay kasama natin. Ano ba ang kakainggitan ninyo? Anong katatakutan ninyo? Anong ipag-aalala ninyo? Sa Mikas chapter 6 verse 7, sa verse 8, ipinakita niya sa iyo o tao kung anong mabuti at ano ang itinakda ng Panginoon sa iyo. Kundi ang gumawa ng may katarungan at umibig sa kaawaan at lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos. Ang nagbibigay lugod sa Diyos ay ang lumakad tayong kasama ng Diyos, lumakad na magkasama. Kahit patungo tayo sa church, nananalangin, umaawit ng papuri, nagbibigay ng offering kung minsan, subalit kung hindi tayo lumalakad kasama ng Diyos, hindi kailanman malulugod ang Diyos. Dapat tayong lumakad kasama ng Diyos na may kapakumbabaan. Ang paglakad kasama ng Diyos ay dapat tayong manampalataya na ang Diyos ay nasa atin. Ang paglakad na kasama ng Diyos ay ang buhay na naglilingkod sa Panginoon. Naglilingkod sa Panginoon. Sa unang Pedro chapter 2 sa verse 5, tulad ng mga batong buhay, hayaan ninyong kayo ay maitayo bilang espiritual na bahay tungo sa banal na pagkapari upang magbigay ng mga espiritual na handog na kasiyasiya sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Tayo po ay mga banal na pari na naglilingkod sa Diyos sa templo araw-araw. Tayo po ay mga pari. Si Jesus ang templo. Kaya nga, tayo ang mga pari sa templo na si Jesus. Sino pong pari sa templo? Naglilingkod lang ba sila sa sarili nila? Hindi po. Sila'y naglilingkod sa Diyos araw-araw. Tayo po ay mga banal na pari na dapat mag-alay ng espiritual na handog na kasiyasiya sa Diyos. Kaya nga mga banal na pari ay dapat na malayo sa kasalanan upang malugod ang Diyos. Dapat hiwalay sa kasinungalingan. Sa ikalawang Korinto chapter 6 verse 17, kaya nga lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi. Ang mga pari na lumalakad kasama ng Diyos, nagbibigay lugod sa Diyos, at naglilingkod sa Diyos ay dapat na mahiwalay mula sa kasalanan at kasinungalingan ng sanlibutan. Kaya sa unang Pedro 1 verse 15, sa halip, yamang banal lang sa inyo itong tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal, sapagkat ako'y banal. Kaya sabi ng Diyos, kayo'y maging banal, sapagkat ako'y banal. Dapat tayong maging banal. Ibig sabihin ng banal, napahiwalay. Hiwalay sa kasinungalingan at sa kasalanan. Mabibigyang lugod ba ninyo ang Diyos habang namumuhay kayo sa kasalanan? Lumalakad kayong kasama ang Diyos tapos namumuhay sa kasalanan? Si Enoch ay lumakad na kasama ng Diyos at si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos bago dumating ang baha. Si Noe ay lalaking matuwid at walang kapintasan noong kapanahunan niya.
Si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos sa Genesis 6 verse 9. Si Enoch ay lumakad na kasama ng Diyos. Si Noe na naligtas sa pamamagitan ng paggawa ng daong bago ang baha ay lumakad rin na kasama ng Diyos. Kung titingnan niyo po sa Genesis chapter 6 verse 11, at naging masama ang daigdig sa harapan ng Diyos at ang lupa ay napuno ng karahasan. Ang lupa ay napuno ng karahasan. Kaya sinabi ng Diyos kay Noe na hahatulan niya ang mundo sa pamamagitan ng tubig. At tinutusan niya si Noe na gumawa ng daong. Ang daigdig ay napuno ng kasalanan. Kaya nga ipinasya ng Diyos na lipulin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng tubig. Nalalaman niyo na po ba ito? Na ngayon ay hindi na sa pamamagitan ng tubig. Ang mundong ito ay iniingatan para sa apoy, para sa paghuhukom ng Diyos sa mundong ito. Sa ikalawang Pedro chapter 3 verse 6 hanggang 7, na sa pamamagitan din ito, ang daigdig noon ay inapawan ng tubig at nagunaw. Ngunit sa pamamagitan ng gayon ding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iniingatan para sa apoy na inilalaan sa araw ng paghuhukom at paglipol sa masasamang tao. Kaya gaya ng pagsunog sa kaharian ng Sodoma at Gomora sa pamamagitan ng apoy at asupre, ang Sodoma, Gomora, ang Dead Sea ay nababalutan pa rin ng tumpok ng asupre hanggang ngayon. Masusunog pa rin po ito kung mayroong taong maglalagay ng apoy dito. Dalawang beses na po ako nakapunta sa Sulphur Hot Spring sa Dead Sea. Ang Sulphur Hot Spring kumukulo. Ang paghuhukom sa Sodoma at Gomora ay nagpapakita sa atin na hahatulan ng Diyos ang mundong ito sa pamamagitan ng apoy sa katapusan ng mundo. Sa mundong ito, ang teknolohiya, yung agham ay maunlad na, ang sining ay umunlad na, ang lahat ng bagay ay lubos ng umunlad, at pati na ang kasalanan ay umunlad na rin. Ito pong mundo ay puno na ng kasalanan. Punong-puno na po ng kasalanan at ito ay tama na upang hatulan ngayon. Ang ebanghelyo ng Diyos ay naibabahagi na sa buong mundo, ang panahon ng pagtitiis ng Diyos ay malapit nang matapos. Kung gayon, ano ang dapat natin gawin ngayon? Gaya ni Enoch na kinuha ng Diyos bago ang baha at gaya ni Noe na gumawa ng daong bago ang paghuhukom ng Diyos sa tubig. Kung tayo ay mamumuhay na hiwalay sa mundong ito at lalakad tayo na kasama ng Diyos, sa tingin ko po si Enoch ay larawan ng mga Kristiyano na kukunin ng Diyos bago ang paghuhukom. At si Noe ay isang modelo huwaran ng mga taong naligtas sa mga Israelita na mga naligtas sa pamamagitan ng mga kahirapan. Sila po ang mga taong lumakad na kasama ng Diyos. At poprotektahan kayo ng Diyos mula sa kapighatiang ito. Kaya ngayon tayo nabubuhay na kasama ng Diyos. Tayo ay nagbibigay lugod sa Diyos. At nabubuhay tayo na mayroong pag-asa. Nabubuhay po tayo na umaasa na makakatagpo ang Panginoon na siyang muling darating. Ito po ang ating inaasahan ngayon. Tingnan po natin sa ating huling talata, Apokalipsis chapter 21. Apokalipsis chapter 21. Verse 3. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, "Masdan ninyo, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y maninirahan kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya'y magiging Diyos nila." Ito'y bagong langit at bagong lupa. Dito po ang salitang kasama nila ay binabanggit ng tatlong beses sa isang talata. Tatlong beses po, hindi po ba? Ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y maninirahan kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya'y magiging Diyos nila. Kapag kayo ay nasa langit na, kayo ay mamumuhay sa bagong langit at bagong lupa kung saan tatamasahin ninyo ang kaluwalhatian kasama ng Diyos magpakailanman. Ang mamuhay na kasama ng Diyos at tamasahin ang kaluwalhatian ay dapat nating pasayahin ng Diyos at lumakad na kasama ng Diyos sa lupaing ito bago tayo magtungo sa langit. Yan po ang katibayan ng ating kaligtasan. Hindi po sa ganyang paraan tayo makakapunta sa langit kundi ang tiyak na patunay ng mga ligtas ay ang totoong Kristiyano na lumalakad na kasama ng Diyos at hindi ng mga peking Kristiyano. Ang totoong Kristiyano, pinapasaya ang Diyos na kasama nila at namumuhay na mayroong walang hanggang pag-asa. Ang tunay na Kristiyano ay taong hiwalay sa sanlibutan na puno ng Espiritu Santo.
at iniibig sila ng Panginoon. Siya ay darating sa lalong madaling panahon. Siya po ay darating sa lalong madaling panahon upang dalhin sa walang hanggang langit at mamuhay doon magpakailanman pagkatapos na maihanda niya ang lugar kung saan sila mananahan. Kaya nga, dapat tayong magsikap na maging mga taong nagbibigay lugod sa Diyos, na sumusunod kung paanong nauunawaan natin ang salita ng Diyos, nag-aaral ng Biblia sa paglakad kasama ng Diyos at pinapasaya natin siya sa natitira po nating buhay. Ganito po yung dapat nating gawin. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming amang Diyos, ikaw po ay nahabag sa amin na mga napalayo sa langit at nananahan sa kalagitnaan ng kasalanan. At noong hindi ka pa namin kilala, O Diyos, ang Panginoong Jesus ay namatay para sa amin. At salamat po sa iyong biyaya na sa amin ay nagligtas at nagpatawad sa aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng pagdanak ng iyong mahalagang dugo. Salamat po na ang Espiritu Santo ay kasama namin upang tulungan ang aming kahinaan, upang kami ay ingatan, at upang kami ay gabayan patungo sa katotohanan, at upang tulungan kaming mamuhay ng buhay na kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, para sa iyong kalooban at kaluwalhatian sa natitira naming buhay. Kaya pakiusap, pangunahan mo po kami upang hindi kami muling magambala ng kasinungalingan ng sanlibutan, kundi magpatuloy lamang sa iyong kalooban na kalugod-lugod sa iyo at mamuhay para sa iyong kaluwalhatian upang makatayo kami sa kaluwalhatian ng Panginoon na malapit nang muling dumating. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.